Mga ka-taxpayer kong minamahal, i-grab nyo itong opportunity na to para magkaroon kayo ng extra income at makapag-accumulate ang pamilya mo ng wealth. Yan ang iyong constitutional right. So, turuan kita ngayon sa araw na to, paano ba mag-protest? Dapat marunong kang mag-protest. At itong ituturo ko sa inyo ay isa sa mga fundamentals na kailangan nyong i-apply sa buhay nyo. Hindi lamang sa pang-BIR. Sa lahat ho ng government offices, applicable ho ito. Pag-usapan ho natin. Ito po ay isang kaso galing ho sa Court of Tax Appeals. Mapapansin nyo rito, CTA. At ito po ay isinulat ng isang lawyer, ayan, counsel, at siya po ay nagre-represent sa Commissioner of Internal Revenue. Ito po yung respondent, commissioner, sabi niya, siya ay nagre-represent sa respondent. Therefore, ang nire-represent niya, si BIR Commissioner. Pag-usapan ho natin yung kanyang sinasabi dito sa kanyang memorandum. Sabi niya rito, on November 14, petitioner, meaning the taxpayer, pag sinabing petitioner, taxpayer yan, applied for the availment of tax amnesty program pursuant to Republic Act 11213. Therefore, kailangan ninyong i-download yung 11213 for each withholding tax on compensation. In reply, respondent, o yung BIR, si commissioner, issued letters to petitioner denying its request for issuance of certificate of tax delinquency, tax liabilities, and acceptance payment form, considering that it is not entitled to avail the tax amnesty program since its assessment for 2017 taxable is not considered a delinquent account qualified under the tax amnesty program. Ang sinasabi niya, since its assessment. So, itong lawyer na to, o itong BIR commissioner na to, inaamin niya na may assessment. Kasi sabi, since its assessment for its 2017 is not considered delinquent account, may assessment, hindi lang delinquent. Yun yung sinasabi niya rito. So, pag-usapan natin yung kanyang argumento. So, pumunta tayo sa argumento niya para maintindihan natin ng lubos yung kanyang sinasabi. Tapos, sasagutin ko yan, isa-isa. Sabi niya rito, petitioner is in truth and in fact not entitled to the tax amnesty enshrined under Republic Act 11213. Ano yung reason niya? Petitioner alleges that its withholding tax liability for 2017 is covered by the provision of Republic Act 11213 by virtue of the reply signed by the RDO Pasig, which opines that such is an equivalent document to PAN and NIC as provided by RR Revenue Regulation 4-2019. So, kailangan nyo rin meron kayong RR 4-2019. Ulitin natin yung pagbabasa. Ang basis daw, nung ang ebidensya na pre-provide ng taxpayer ay yung reply letter na galing sa RDO. Okay. So, withholding tax liability covered by the provision of RA 11213. So, mainam, check natin. Base ba doon sa Republic Act? Republic Act 11213. Ano ba coverage ng tax amnesty? Eh, di tingnan natin kasi banggit siya ng banggit. So, ito yung 11213. Ang tawag ho dyan is tax amnesty. Makikita nyo. At makikita nyo rin dito yung coverage. Maliwanag ho dyan sa coverage. Sabi rito, coverage. There is hereby authorized and granted a tax amnesty which shall cover all internal revenue taxes. Ayan.
for the taxable year 2017 and prior years. Ngayon, sino-sino yung coverage? Nagbigay ng apat, A, B, C, D. So, ang ginamit ng taxpayer ay yung letter D. For purpose of this act, the tax on delinquency may be availed of in the following instances. Ang ginamit na word ay may kasi option yan. Kaninong option? Sa taxpayer. So, hindi pwedeng ipilit ng BIR. So, ano yung ginamit ng taxpayer? Sabi, following instances. Ito yung ginamit ng taxpayer. Basahin natin. Withholding tax agent who withheld taxes but failed to remit the same to the Bureau of Internal Revenue. Maliwanag yon. Okay, huwag kayong mawawala doon. Ang pinag-uusapan ay withholding tax on compensation. Yun yung inaatake ng BIR. Ayan. Maliwanag dyan, withholding tax liability. Okay. Ano yung kailangan mo? Entitled ka ba sa tax amnesty? Maliwanag naman yung batas. Sabi dito, Section 18, entitlement sa delinquency. So, yung letter D, may specific provision yan. Ito yon. So, yung letter D sa taas ay kalintulad nung letter D sa Section 18. So, ang kailangan mo is withholding agent who withheld tax but failed to remit the same to the Bureau of Internal Revenue 100% of the basic tax assessed. 100% of the basic tax assessed. Okay. Sino yung may karapatang mag-assess? Yung bang taxpayer, yung withholding agent ay may karapatang bang mag-assess? At yung withholding agent ba ay nagre-represent ng BIR? Ang tawag sa kanya ay withholding agent. Ibig sabihin, siya ay agent ng BIR. Hindi siya taxpayer. Siya ay agent ng BIR. Therefore, pwede siyang mag-assess. So, pabasahin natin yung Supreme Court decision para maintindihan natin ang pagkakaiba ng taxpayer at saka ng withholding agent. Okay. Sabi dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, under our Supreme Court, GR 211289, define ng Supreme Court kung anong ibig sabihin ng withholding agent. Ito po yon. Sabi dito, it is therefore indisputable that the withholding agent is merely a tax collector and not a taxpayer. Aliwanag, sinasabi na ng Supreme Court, tax collector because agent siya ng BIR. Therefore, kung agent ka ng BIR by operation of the law, therefore, pwede kang mag-assess. Ano ina-assess mo? Withholding tax. Kaya nga ang tawag sa iyo ay withholding agent. Maliwanag dito na ang payor ngayon, pag nag-withhold ka, ang payor, yung withholding agent. Sinabi na rin ng Supreme Court natin, ito, the withholding agent is the payor. E, agent lab is direct and independent from taxpayer because the income tax is still imposed and due from the latter. Okay? The agent is not liable for the tax as no wealth flowed into him. He earned no income. The tax code only makes the agent personally liable for the tax arising from the breach of its legal duty to withhold as distinguished from its duty to pay tax. So, maliwanag ho yun, mga ka-taxpayer kong minamahal. The government's cause of action against the withholding agent is not for the collection of income tax, but the enforcement of withholding provision of Section 53 of the tax code, compliance with which it is imposed without aid, which is imposed on the withholding agent and not upon the taxpayer. So, maliwanag, mga ka-taxpayer kong mahal, ang withholding agent ay tax collector. So, pwede siyang mag-assess ng withholding tax due. At pag nakapag-assess na siya, kailangan niyang i-remit as payor.
So kaya pinagbabayad siya ng 100% sa assess. Okay? So sa assess. Now, papapalitan para maintindihan pa natin lalo 'yan, kailangan nating puntahan yung Revenue Regulation number 2-98. Ito po 'yon. So maliwanag dito sa 2-98, kailangan magkaroon ng withholding tax on compensation. Sino ngayon yung magwi-withhold ng tax sa compensation? Employer. In general, the employer shall be responsible for the withholding and remittance of the correct amount of tax required to be deducted individual from the compensation income of his employee. If the employer fails to withhold and remit the correct amount of tax, such tax shall be collected from the employer together with the penalties and addition to the tax otherwise applicable. So maliwanag mga ka-taxpayer kong mahal, grinant ni BIR Commissioner yung duty na yan sa mga withholding agent. Merong power si Commissioner na i-delegate yung power niya sa withholding agent sa pagko-collect ng withholding tax. So therefore, tax collector as our Supreme Court dictates yung mga withholding agent. So pwede siyang mag-assess. Ang ina-assess niya yung income payment na binayad niya doon sa recipient. Ito pa isa para maliwanagan natin pa ng konti. Okay? Requirement of withholding. So sino yung nire-required? Income tax collected at source on compensation income. Requirement of withholding. Every employer must withhold from compensation paid an amount computed in accordance with this regulation provided, etc., etc. Eh kung hindi nag-withhold, eh di may liability yung withholding agent. Mawawala ba yung duty ng withholding agent kung hindi siya mag-withhold at mag-deduct? May sagot dyan yung BIR mismo. O, kailan dapat mag-withhold yung agent, yung withholding agent? Time of withholding. The obligation of the payer to deduct and withhold the tax under Section 257 of this regulation arises at the time an income is paid or payable, whichever comes first. The term payable refers to the date obligation becomes due and demandable and legally enforceable. So, every payroll, kailangan mag-deduct. Therefore, pag hindi nag-deduct, yung withholding agent, halimbawa natin, April 15, kailangan nag-declare siya ng payroll, nagbayad siya ng payroll, eh kailangan siya mag-deduct ng April 15. Now, hindi siya nag-deduct, o di meron siyang dapat na i-report sa BIR pagkatapos nung April. Eh kailan niya i-report? Eh nakasulat din dito, kailan magiging due at kailan magiging delinquency. Yun ang pinag-uusapan dito eh. Kailan magiging delinquent? Ayan, delinquent. Kailan magiging delinquent yung withholding agent? When to file? The withholding tax return, whether creditable or final, shall be filed and payment should be made 10 days after the end of the month except for the taxes for December which shall be filed before January 25 the following year. So, ang ibig sabihin mga ka-taxpayer kong mahal, dun sa example ko, merong April 15, di ba, na withholding compensation. Hindi mo na-deduct, wala, failure, nagkaroon ka ng failure. May utang kaya pa ba sa gobyerno? Wala pa. Kasi April 15, yung kailangan magkakaroon ng utang, kailangan tumakbo ngayon, tumakbo yung araw. So, magkakaroon ng April 30. Ayun. So, pagdating ng May 10, lumagpas na yung May 10, naging May 11 na, delinquent ka na rito. Yan. Mape-prevent ba ng BIR yung pagiging delinquent mo? Hindi. Kasi by operation of the law, mababasa natin na delinquent ka. May karapatan ka bang i-assess yung sarili mo? Eh, sabi nga ng batas eh, maliwanag na maliwanag dito eh. Tax paid by income received. Every person who is required to withhold the tax from the compensation of employee is liable for the payment of tax to the BIR.
Such liability stay even if the subsequent if the employee subsequently pays the tax. The payment of the tax by him does not relieve the employer from the liability for the penalties and addition to the tax for the failure to deduct and withhold within the time prescribed by law. The employer will be relieved, etc., for payment of tax required unless he can show that the tax had been paid by employer by the employee. The amount of tax withheld collected by the employer is a special fund for the government of the Philippines. So, Papa, ano gagawin ng employer doon? The taxes withheld by the withholding agent shall be maintained in a separate account and shall not be mingled with the other fund of the withholding agent. They shall be considered trust fund held for government until they are remitted. Eh, hindi nga na-remit eh. Hindi na-remit. O ano mangyayari? Eh, di delinquent. Delinquent. Eh, gusto mong i-remit. Magbabago ba yung pagiging delinquent niya pag nag-remit ka? Magbabago ba yung pagiging delinquency niya kung makikialam ang BIR? Hindi. It is delinquent from the very beginning. So, yung sinasabi nila, yung withholding agent, kailangan there must be an assessment issued by the BIR. Wala namang ganun eh. Wala. Ang sabi, 100% of the assessed tax. O, ano yung assessed tax? Eh, sino mag-a-assess? Diba? Eh, kung delinquent na from the very beginning yung withholding tax, kailangan pa ba ng assessment? Sasabihin siya, delinquent ka. Eh, by operation of the law, delinquent ka, sinabi na nga eh. Diba? 10 days from the close of the month, pagdating sa withholding tax on compensation, kailangan mo i-remit. Hindi mo na-remit. O, sa 11th day, delinquent ka na. So, kailangan pa ba ng consent ng BIR para ka maging delinquent? Hindi. Kailangan pa ba ng assessment ng BIR para ka maging delinquent? Hindi rin. O, therefore, delinquent ka. O, sino mag-a-assess? Di ikaw. O, kailangan mo ng confirmation. O, sige, sabihin natin kailangan mo ng confirmation. See, yung sinasabi mo rito eh. Sayan natin yung sinasabi. Sabi niya, sige, kailangan ng assessment. O sige, ano ba nangyari? O di, sabi dito, sinelf-assess mo eh. Sabing ganun eh. Totoo, taka nakasulat na nga dito eh. Oh. Sabi rito, may sulat daw yung revenue officer. Ayan o. This request for penalty assessment. Ano yung request ng taxpayer? Request for penalty assessment. Okay. So, sumagot, inadmit eh. Admitted, computed, unsettled basic withholding tax on compensation. Inadmit. You now intend to pay the same and attendant increments. Ang nire-request is penalty assessment. Hindi ba obligation ng revenue district officer na mag-assess? Yan yung kanyang primal duties. Mag-assess muna and then mag-collect. So, anong ginawa ng revenue officer? Nag-assess ba siya? Okay. Sabi nga, please be informed that the payment of your self-determined unsettled bait tax levy on compensation and related increments. Ang ganda. Ganda sinasabi, oh. However, shall not be considered an absolute proof of full settlement of deficiency tax for the taxable year 2017. Ilagay nyo sa isip nyo, mga ka-taxpayer kong mahal. Sinasabi ng taxpayer, nagre-request ako ng penalty assessment. Ibig sabihin, yung penalty assessment is the result of determining whether the withholding tax on compensation is correct. Kasi kung mali yung withholding tax on compensation, yung amount ng withholding tax on compensation na pinepresent ng taxpayer, di mali din yung increments. Mali yung surcharge, mali yung interest, mali yung compromise penalty. Ang function ng revenue district officer
is to collect or is to assess and collect the correct amount of tax. Pag sinabing correct amount of tax, kasama dyan yung correct surcharges, correct interest, correct penalty. Ginawa ba niya yung trabaho niya? Yes, inaccept niya nga eh. Inaccept, sabi niya rito, in fact, it will be treated only as advance payment of deficiency. Inamin niya na nga eh. Deficiency tax yung kinocompute niya eh. Deficiency tax on this to be credited to the final result of the investigation. Okay. Meron silang investigation. O sige, accept namin yan as a deficiency withholding tax. Inaccept eh. Kaya lang, ititreat muna namin siya as deposit. Teka muna, sir. May karapatan ka ba na i-determine yan na deposit lang? Diba? Hindi siya pwedeng maging deposit because deficiency na siya eh. Paano magiging deposit yon? Deficiency na nga. So ngayon, sinasabi niya, eh, nag-o-audit kami. Kung meron kaming increments pa, eh, ididedact namin yan. That is your duty. Pero let us first determine the mere fact na tinanggap mo yan as deficiency. At kung ginawa mo o hindi mo ginawa, kung ako yung RDO, dapat kong gawin, i-determine kung tama yung withholding tax compensation amount para tama rin yung gagamitin kong surcharge, interest, at penalty. Eh kung hindi ko ginawa yun, ano mangyayari? Ibig sabihin, ina-accept ko yung representation ng taxpayer na tama and correct. At ang sinasabi ko lang, since may ongoing audit, just in case, merong ma-determine pang additional tax, eh babayaran mo pa rin kasi delinquency yon. Pero, hindi siya deposit. Maliwanag yan. Hindi siya deposit. So, yung sinasabi dito ng BIR na hindi delinquent yung account, eh pinorgo nung revenue officer yung kanyang duty. There is a neglect. Kung ganyan ang kanyang thinking, there is a gross incompetence. There is a neglect of duty. Because hindi mo dinetermine at the time required by law yung delinquency. At yung letter mismo, inaamin na deficiency, oh, delinquent nga. Oh. So maliwanag na pag-amin ito na delinquent. So sinasabi niya, susunod dito, eh kung inaccept ng BIR na delinquent yan, therefore, there is a meeting of the minds. There is a contract between the representative, sinabi niya nga rito na representative ng BIR, si RDO eh. Ngayon, isa pang topic na didiscuss natin dito, ayan o, respondents reply to the request, diba? Ito kasi sabi, respondent reply to the request of the petitioner, wala daw nag-a-appear na delinquent account doon sa kanilang computerized data warehouse. Wala. Eh talagang walang mag-a-appear because wala namang na-issuing FAN, FLD, at FDDA doon sa taxpayer na naging final and executory. Yung computer kasi ng BIR, mag-a-appear lang dyan na delinquent ka kung hindi mo binayaran yung formal letter of demand mo, yung final assessment notice mo, at yung final decision on disputed assessment na naging final and executory for whatever reasons. Okay? So, yung record nyo talaga ng BIR, pag tinignan, eh wala ka ritong deficiency. Talaga. Eh kasi wala pa namang, walang nangyari na deficiency from 2017 and prior years. Ang sinasabi dito, ako, inassess ko yung sarili ko as a tax collector appointed by the BIR, by the operation of the law. Yung sinasabi ko. At base sa aking, meron akong dapat i-remit sa BIR. Ito yun, withholding tax on compensation. Pakicompute mo nga yung penalty assessment. O, pinag-a-assess kita.
So, hindi, nag-assess ka ba? Yes, tinanggap mo eh. In totality. So, nag-assess ka by either by stopel or by silence or by act of accepting the deficiency tax na talaga. O, yun yun eh. Diba? So, wag sana sabihin ng lawyer na to na walang deficiency tax. Meron, sir. From the very beginning, at hindi natin kailangan ng consent ng BIR o assessment ng BIR para magkaroon ng delinquency tax. Kasi by operation of the law yun, di ba? Okay, so yun yung sinasabi. Sabi naman dito, yung delinquency, kahit sabi rito, pwede kang mag-avail ng tax amnesty kahit hindi ka delinquent. Maliwanag eh. Not. Delinquent account or not. With or without FAN, FDDA. Ang kailangan mo lang daw ay preliminary assessment notice, notice for informal conference, or equivalent document is sufficient. Tanong, sir, ito bang letter? Ayan, ikaw na nag-present, bossing eh. Ito bang letter? Eh, hindi ba sufficient na may utang yung taxpayer? Diba? Eh, delinquent withholding tax, ayan o. Advance payment of deficiency withholding tax o by operation of the law, delinquent yan. Diniscuss ko na kanina per RR2-98 at saka yung Supreme Court decision tungkol sa definition ng withholding agent as a tax collector. Ang requirement is renescent nga ng BIR. Ito yung RR4-. Dinefine dito yung assessment notice. Okay, refers to notice issued stating the amount and basis of income tax assessed. Yun lang naman ang definition eh. Assessment notice refers to a notice issued to a taxpayer stating the amount and basis of deficiency tax assessed. Oh, guys, sa inyo galing yan eh. Oh, RR4-2019. Susunod, ang tanong nito, sir, is very simple. Ito bang letter na sinulat ng iyong RDO? Okay? Itong letter na sinulat ng RDO na to. Hindi ba to assessment? Eh, diretsyang pag-amin to eh. Diba? The payment of your determined and set basic withholding tax on compensation and related increment shall not be considered absolute proof. Diba? Ayan o, absolute proof. Pero proof pa rin siya, hindi lang siya absolute. Yung mga wording nyo, sir, para kayong mga ano, mga puti. Tinitwist ninyo yung ano, kung di siya full absolute, di ano siya? Diba? Hindi siya full absolute eh. Pero proof pa rin siya. Then, ginawan mo lang ng adjective. So, proof pa rin siya ng assessment ng BIR. Yun eh. Sana hindi nyo sinagot yung request for, tawag nito, request for penalty assessment. Sana hindi nyo sinagot yan. So, walang evidence yung taxpayer. Eh, may evidence kayo. Kayo na nga nagbigay ng evidence. Oh. So, naniniwala kayo, bossing, hindi siya absolute, pero proof of settlement of deficiency tax siya. Proof of settlement of deficiency tax. Hindi lang nga lang siya absolute. Yun yung sabi nyo. Pero sa taxpayer, tinanong nyo ba kung absolute siya? Diba? On the part of the withholding agent who is also your tax collector, absolute siya. Diba? Kayo lang hindi nagsasabi. Wala naman kayong ebidensya kung absolute o hindi siya absolute eh. Figment lang ng imagination nyo yung absolute eh. Diba? Wala kayong ebidensya. Diba? So ngayon, punta natin ngayon yung sinasabi ninyong yung letter na inyong yan eh. Yung letter ng BIR, hindi naman yan equivalent document eh. Grabe. So, walang kwenta pala yung mga letter na nare-receive natin sa BIR kung ganun ang line of thinking natin. So, tingnan natin yung batas para
once and for all, matuto tayo, di ba? Eh, batas yung pinag-uusapan, edi hanapin natin yung batas. Balik tayo uli rito sa RR 4-2009, kasi yun dyan siya nagre-refer. So, sinabi ko na nga rito, ang assessment notice, eh notice. Tapos, notice. Yung na-receive ang letter ng, ng taxpayer, notice, yes. Naka-state ba yung amount doon? Yes. Naka-state ba yung basis? Yes. Ang sabi, based sa self-assess, tinatanggap namin. O, di ba? Based sa self-assess mo, tinatanggap namin. Kaya lang, hindi yan absolute proof of full settlement. Pero full settlement pa rin yan as far as taxpayer is concerned, at saka proof pa rin yan as far as taxpayer is concerned. O sana kung naghanap ka ng ibang ebidensya, di ba? So balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Sabi dito, pagdating sa withholding tax agent, eto yun eh. O, withholding tax agent is a person required to withhold ang tax. O do yung taxpayer required to withhold tax sa compensation, accounted for and remit within the prescribed period as imposed as period any tax imposed by 1997 tax code. Napatunayan na natin kanina under Revenue Regulation 2-98 kailan nagiging due and demandable yung withholding tax. 10 days after the close of the calendar month. Therefore, pag hindi nabayaran on the 10th day after the close of the calendar month, on the 11th day after the close of the calendar month, eh delinquent na. Therefore, tax assessed na siya. Di ba? Okay. So, anong coverage? O, di, ito yung coverage. Mga ka-taxpayer kong mahal. Withholding tax liability of withholding agent arising from their failure to remit withheld taxes. May failure ba to remit? Yes! Diba? Binigyan ka ng request for penalty assessment at sinasabi, there is a failure to withheld or to deduct or to remit. Pero ang pinag-uusapan lang dito, ha, failure to remit. Okay. So, yung whether it was deducted from the compensation of employees or not, hindi yun ang sinasabi ng batas. Ang sinasabi, na-deduct mo o hindi, na-remit mo ba? O na-deduct mo, hindi mo na-remit. Pwede yun. Hindi mo na-deduct, wala kang na, siyempre i-remit. Allow din yun. So, yun yung sinasabi. Yun yung coverage. Diba? Based dito sa inyong revenue regulation. Tapos, oh, so, based dyan, sa revenue regulation nyo pwede. Sabi nga rito, separate and distinct ang withholding agent. Ito nakasulat, oh. The tax amnesty rate of 100% provided in letter D, o referring dito, letter D. Okay? Letter D, parehas yan. Withholding agent yon, withholding agent yan. Sabi rito, shall apply in all cases of non-remittance of withholding tax even if the same fall under A, B, C above. O di ibig sabihin, separate and distinct ang withholding tax liability ng withholding agent. Yun yun, ba? Dagdagan natin. Ano daw ang documentary requirements? Sabi dito, yan, documentary requirements. Sabi rito, in case of application under Section 3D, which is yung withholding tax agent, either delinquent or not, with or without FAN, FDDA, the preliminary assessment notice, notice of for informal conference or equivalent document is sufficient. Equivalent document. Ngayon, sabi niya, hindi naman equivalent yung preliminary assessment notice kasi hindi naman ni-notify ng taxpayer of his finding eh. Hindi rin equivalent ng notice for informal conference yung letter kasi hindi naman yung galing sa findings nung BIR. Ito yung sinasabi niya.
Ganda yun eh. Pursuant to the above cited provision, it can be gleaned upon that the purpose of the PAN and IIC is to afford the taxpayer information on the audit findings of the revenue officer who conducted the audit. Thus, the equivalent document mentioned in 4 is in reality a document which informed the taxpayer of the audit findings of the revenue officer, and not merely an affirmation of self-assessment by the without giving revenue officers the opportunity to examine its record. Actually, mga ka-taxpayer kong mahal, kailangan nating intindihin. Nagkaroon ba, deprive ba yung revenue officer sa kanyang opportunity to examine records? Hindi. Kasi binigyan nga ng taxpayer ng lahat ng dokumento, itong RDO tsaka yung revenue officer, ito yung basis namin sa ano, sa pagdedetermine ng deficiency withholding tax. Binigay yung dokumento, sir. Yung buong dokumento binigay. Ito yung factual basis namin sa computation. The problem is, hindi nila ginamit at the time na binigay sa kanila. Diba? So, walang deprivation. Binigay yung lahat ng dokumento na naging basis para sinabi ng taxpayer na ito yung aming deficiency, delinquency, withholding tax on compensation. Nasa kanilang lahat, payroll, lahat sa lahat ng dokumento tungkol sa compensation, ibinigay sa kanila. So, walang deprivation. Hindi nila ginamit. Yun yung sinasabi nila rito. Dineprive ka ba? Hindi. Nasa yung records eh. Ba't hindi mo ginamit? Ba't inaccept mo? O inaccept namin to ah. O ba't hindi inaccept mo? Definitely. Ah, winnave mo by silent acquiescence, sabi nga ganun, o estoppel, yung iyong karapatan na i-check yung record. Or, negligence, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Yun yung sinasabi dito. Next is, merely an affirmation of the self made by the taxpayer himself. Sir, dineprive ka ba na i-check mo yung sinasabi? Di ba karapatan mo yun eh, obligation mo yun, duty mo yun, regular duty mo yun eh, ministerial duty mo yun eh, na i-double check bago mo i-accept, i-double check mo muna. Di ba? At maliwanag naman doon sa letter na ina-accept mo na yan ay deficiency withholding tax. Hindi nga lang absolute. Pero anong kategory niya? Deficiency pa rin. Hindi naman kailangan ng degree o level ng superior or better, best or good yan. Hindi naman ganun eh. Diba? So, ang pinag-uusapan lang, yan ba'y delinquency or yan? Yes, kung mali o tama yung delinquency, eh, problema ng BIR yun, hindi problema ng taxpayer. Diba? So, equivalent document ba? Yung binigay ng RDO, yes, equivalent document. Assessment yun eh. Whether ginamit nila yung records o hindi, whether nag-rely sila 100% sa representation ng taxpayer, even if binigyan sila ng proper evidence, time para i-validate yung representation ng taxpayer, hindi nila ginamit, then the mere acceptance of the representation of the taxpayer connotes na yan ay deficiency tax at equivalent document. Okay, hindi naman kailangan maging notice for informal conference. Eh kung hindi nila ginawa yung trabaho nila, eh di wala talaga mangyayari, di ba? Pero acceptance pa rin as delinquency. Yun yung sinasabi dito. Okay. Ano pang didiscuss natin dito? Circular 57-2019. Who are qualified to avail of the tax amnesty on delinquency? Withholding tax liability of withholding agent arising from their failure to remit the withholding tax. Okay, hindi pinag-uusapan kung na-deduct o hindi na-deduct sa compensation. Pinag-uusapan, na-remit o hindi na-remit. Diba, problema na nilang employee at saka withholding agent, yung
Yeah, payment diyan. Kung kukolektahan pa ba uli ng employer yung employee, nasa sa employer yun. Kung hindi na, edi wala. So, ito yung coverage. Ayan, oh. Okay? Ngayon, tuloy natin yung pag-aaral natin. Sabi dito, can tax amnesty on delinquency be availed of? Even if there is no final notice, formal letter of demand, final decision, that has become final and executory on or before April 24, 2019. The answer is yes. The tax amnesty on delinquency can be availed of even if there is no FAN, FLD, FDDA, that has become final and executory if the liability falls under the following instance. The tax liability pertains to unremitted tax withheld by the withholding agent. Eh, yung present sa inyo is unremitted withholding tax on compensation by withholding agent. Eh. So, yun lang naman ang kailangan. Eh. May tax liability ba ang withholding agent? Withholding agent ba yung may tax liability? Yes. May tax liability ba yung withholding agent? Yes. Unremitted ba yung tax withheld? Yes. O, edi pasok na lahat dito. Sabi dito, question. Under RR4 2019, preliminary assessment notice, notice for informal conference, or equivalent document is sufficient document of taxpayer to support the liabilities pertaining to unremitted tax withheld. What are those equivalent being referred to? Sabi, equivalent document can be any of the following, provided that the same was issued on or before April 24, 2019. So, meron na kagad, ano rito, introduction, nag-introduce ng new term, ng new condition. Diba? Ano yung new condition? It must be issued on or before. Siyempre, pag on or before yan, it, lahat, inichipwera mo na. Eh, ang sabi nga eh, ang liwaliwanag. Okay? May mali rito, oh, on or before. Eh, sabi nga, with or without assessment eh. Diba? With or without assessment. Pwede siyang after April 24. Pwede siyang after. At hindi lang itong mga dokumentong to. Hindi lang yan. May iba pang dokumento. Okay, nililimit ng BR sa A, B, C. Hindi mo pwedeng ilimit doon, sir. Hindi mo pwedeng ilimit. So, basta ang sabi lang, sa definition ng assessment, ang kailangan mong i-prove is notice issued to taxpayer stating the amount and basis of deficiency tax. So, yung inisyo ng RDO, compliant dito eh. Notice ba yon? Yes. Anong klaseng notice? Nag-state ba yon ng amount ng deficiency tax? Yes. Inisyo ba sa taxpayer? Yes. May basis ba yung withholding tax? Deficiency tax? Yes. Yung self-assessment ng taxpayer, ginamit ng revenue officer. Yun yung sinasabi dito. Ngayon, kaya ito kinasuhan ng mandamus, eh kasi nag-violate yung revenue officer. Ano yung binayolate? Tingnan natin kung ano yung binayolate. Ito yung binayolate niya. Kasi ito, sa mga revenue officer, RMC. Ito yung para sa mga revenue officer na binayolate nila. Hindi nila ginawa yung trabaho nila. RMO 23-2019. Ito yan para sa kanila. This order is issued to prescribe policies, guideline, procedure in processing the tax amnesty on delinquency. So, inuutusan yung revenue officer dito, specifically yung collection division. Ayan o. For tax liability pertaining to failure to withhold tax, to remit withheld taxes, where no FDDA issued, the RO conducting the review shall require the taxpayer to present preliminary assessment notice, or equivalent document. Yan yung hindi ginawa. Yan yung hindi ginawa. Ba? Hindi sila nag-issue ng
certificate of tax delinquency at hindi nila pinirmahan yung acceptance payment form. Hindi nila pinirmahan. Yung tungkol naman dito sa jurisdiction, kasi meron siya rito ng sinasabing jurisdiction, ito ay laban ng kailangan nating ito, pakita ko sa inyo yung jurisdiction. So, ang kine-question niya rito, may jurisdiction ba yung Court of Tax Appeals? Unang-una, kailangan natin ng lawyer dito. Jurisdiction to eh. So, hindi ko kayang writ of mandamus. So, ang kine-question na nito rito is jurisdiction. So, hindi ko kayang bigyan to ng magandang-yadang opinion. Kailangan mag-interview tayo ng lawyer dito pagdating sa jurisdiction. No clear. Ayan. Wala daw jurisdiction ang Court of Tax Appeal. So, hindi ko kayang i-discuss. Ako, sa opinion ko, may jurisdiction yung Court of Tax Appeals. With that, binabati ko si Mao. Magaling na tax specialist si Mao. At kinakamusta ko si Attorney June, Attorney Gemma, Attorney Tara, Attorney Linus, at si Attorney Terence, at yung mga lawyers na sasama sa atin. At kung meron ho kayong iba pang gustong i-discuss ko, please tulungan ninyo ako na makapag-discuss ng mga issues na papakinabangan ho ng buong Pilipinas, ng taxpayer ng Pilipinas. With that, mga ka-taxpayer kumahal, do not forget to like, subscribe, and comment. Kayong 100,000 na top withholding agents, may mga lawyers ho tayo. Okay? Nandiyan ho si Attorney Linus, Attorney Gemma, Attorney Minerva o Attorney June, Attorney Sara. At sumasama ho si Attorney Che at saka Attorney Terence sa atin. Sila ho yung mga tax lawyers na hahawak ho ng inyong mga kaso pagdating ho sa subpoena duces tecum sa Department of Justice, sa Court of Tax Appeals, at saka dyan po sa Supreme Court. Mga tax lawyers ho yan na tinatawag ko na taxespecialista.legal. Abangan nyo ho yung website na ilalabas natin. So, yung mga accountants na walang mga lawyers, kayong mga taxpayers na walang lawyers, lumapit lang ho kayo sa amin at sinisiguro ko magkakaroon kayo ng legal department. Virtual. Mayroon na kayong lawyer, available, affordable, and accessible. Yan ho yung ipinapangako natin sa bidyong ito.